Welcome to another video mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga panibagong video at tutorial patungkol sa ating mga motor. Ngayon araw, sasagutin ko lang yung nagtatanong, isang maikling tanong lang naman ito mga bro. Ang sabi dito ng ating kaibigan, Jonard Norcho Vlogs, sabi niya, bro, paano malalaman kapag sunog na ang clutch lining bro? Bale mga bro, ayan yung tanong niya. Siyempre, bago natin umpisahin yan mga bro, Bible verse muna tayo. Ang Bible verse natin ngayon araw ay nakasulat sa 1 Thessalonica 5.18. So ang sabi dito, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. So ayan yung ating Bible verse ngayon araw. At syempre bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos. Welcome back mga bro. So ayun na nga, direct to the point na tayo kasi marami nagagalit. Marami daw yung mga pasakalya natin, dapat direct to the point na tayo. So ayan, direct to the point na tayo. Ang mga dahilan or ang mga symptoms na sunog na yung clutch lining mo, ang unang-unang mararamdaman mo dyan is loose acceleration. So mahina yung hatak ng motor. So mararamdaman nyo yun mga bro, dati yung motor nyo napakalakas. Pagbirit nyo, pagbitaw mo nyo ng clutch, umaangat agad o umabante agad. Ibig sabihin, yung compression ng clutch lining at clutch plate nyo, so okay na okay pa. Ibig sabihin, malakas pa o bago pa. Kasi nga sabi ko sa inyo mga bro, so meron tayo dito ng sample ng dulas o sunog na lining. Yan. Yan mga bro, iwan ko lang kung nakikita sa video. So ang kinis na, di ba? So, napakikinis niya yung mga bro. Ayan. Kumpara mo naman dito sa ating, ayan, meron tayong bago ditong clutch lining. Ayan. So, rough, tsaka makapal. Ito, sobrang nipis na. Tapos, mapapansin niyo yung, ayan. Sana nakikita niyo lang, ayan. Diba? Kumpara dito sa bago. So, ito, makapal, tsaka magaspang. Ito, makintab, tsaka, ayan o, sobrang dulas. Kaya nga, dulas. Ngayon, kung para magkaroon kayo ng idea kung ano ang nangyayari dito pag masyado na siyang dulas, wala na siyang sunog na nga, ang ibig kong sabihin, sunog na, kagaya ng tanong ng ating kaibigan, Jonard Norcho Vlogs. Kasi mga bro, ito, kaya yan magaspang, dapat nakukompress siya dun sa ating clutch plate para sumama yung ating inner hub papunta sa ating transmission. So, ito yung trabaho ng clutch lining. Ngayon, pang sunog na yan, kahit naka-press pa, kahit mayroon pang compression or nako-compress pa ng spring, malakas pa yung spring mo, pang sunog na yan, dulas na. Kaya, sabi ko nga doon sa inyo, mararamdaman nyo na pagbitaw nyo, alam, ramdam nyo yun mga bro, na pagbitaw nyo, ang tagal tumakbo. Diba? Tapos, ito, isa pang dahilan, yung dati yung top speed, hindi nyo nasa maabot. Yung dati, umabot kayo ng 130 top speed, tapos nagiging 110 na lang, 105 na lang. So, isang symptoms din yun mga bro na kailangan nyo lang magpalit ng clutch lining. At kung hindi ako nagkakamali, sa manual mga bro, umabot siya ng 50,000 km hanggang 100. So, dapat nyo lang ipacheck yung inyong mga lining mga bro. Tapos, hindi ko sinasabi na lahat ng motor ay gano'n, nakadepende yon sa inyong mga handling or depende kung paano kayo magdala ng motor. Yung mga mahilig sa bomba dyan mga bro, yan. Yung mga mahilig sa bomba, sa mga drag race, so mas mabilis mapudpud yung inyong mga clutch lining. So ayun na nga mga bro, ang simpleng sagot ko lang sa inyo para malaman nyo kung sunog na ba yung clutch lining nyo is yung wala na kayong acceleration. Lalong-lalo na mga bro sa paakyat, so halos hindi na kayo makaakyat. Diba? Lalo na pag may angkas kayo, pag bitaw nyo ng clutch, hirap na. Sana mga bro, nagigis nyo. Yung mga bro na galit na yung makina nyo, halos sagad na yung RPM niya, no? Sagad na yung RPM niya, tapos yung takbo niya, ano, antamlay yung takbo, parang malamya. Parang may problema, no? Problemado ng motor. Basta yun lang yung mga bro, yung mga simple or mga basic na mga pwede kong ma-share sa inyo. Ngayon, dun sa nagtatanong kung ano daw yung mga dahilan kung bakit mabilis masunog yung clutch lining, kakapalit lang
buwan pa lang tapos sunog na agad. So siguro bibigyan ko ng sagot din yan sa panibagong video. Kasi mga bro, kung sasagutin natin ngayon, hahaba na naman yung video natin. Marami nagagalit sa mahabang video. Tsaka hindi ko naman kayo pinipilit na manood mga bro. Ano? Huwag naman kayo magalit. So yun na mga bro, yun lang yung pinakasagot ko sa inyo. Mahina na yung hatak ng motor nyo. Halimbawa, napatune up nyo na, pinacheck nyo, hindi naman loose compression, tapos bagong tune up, ganun pa rin. So, lining na po yung problema nyo. Kasi mga bro, yung lining natin, napakalaking bagay sa motor yan, kasi sabi ko nga sa inyo, yan yung nag-disengage ng power ng engine papunta sa ating transmission. Kaya, kapag sunog na ang lining, napakahina na ng inyong hatak ng motor. Galit na yung motor nyo, gusto nun sumigaw niya ang motor nyo. Tapos, yung takbo niya, ano lang, pigil siya. Diba mga bro? So, ayan lang mga bro, yung pinaka-basic na sagot dyan. At bago tayo magtapos, shoutout muna tayo. So, shoutout kay Pamela Tanong ng Ono Motorcycle Parts from Tangan Kanatagam, Batangas. Kalatagan, Batangas pala. Shoutout kay Gerald Lamata, kay Michael Bacus from Panabo, Davao, yan. Tapos, syempre, sa ating napakalupit na supporters, St. Nissan del Rosario, tapos yung walumong anak, shoutout sa inyo, mga ining, mga inong. Tapos, kay Monkey Delofi at kay JM Villanueva ng Masbate, yan, shoutout. Kay J Official TV, Mr. Promoter D, ay Capro Pawis TV, Amigo Rider, shoutout. And the last mga bro, Tyson Kinit, shout out. So ayan, hanggang dito lang ang video natin mga bro. Sana nasagot ko yung tanong ni Jonard Nocio Vlogs. So isang basic na sagot lang yan mga bro. So hanggang dito lang, maraming salamat sa panonood at ride safe kayo lagi.